Teksturang visual. Pag-aaralan natin ang iba't ibang paraan ng pagpapakita ng teksturang visual at pagiging malikhain ng isang pintor. Pagmasdan natin ang mga larawan. Ang mga ito ay ginuhit lamang ngunit mukhang makatotohan. Ang still life drawing ay isang pamamaraan ng pagpapakita ng pagiging malikhain sa pagbuhit ng mga bagay na walang buhay. Nakalilikha ang isang pintor ng teksturang visual gamit ang mga sumusunod na teknik. Ikumpara natin ang mga larawan. Ang unang larawan ay ginamitan ng mga linya, linyang pahiga at mga linyang patayo. Ang tawag rito ay cross-hatch lines. Ito ay tanda ng dalawa o higit pang intersecting parallel lines. Ang mga linya ay nagtatagpo. Narito ang iba pang halimbawa ng cross-hatch lines technique. Paano ginagawa ang cross-hatch lines technique? Pangalawang larawan naman ay ginamitan ng maraming tuldok. Pointillism naman ay ang paglalagay ng maliit na tuldok upang makabuo ng larawan. Iba pang halimbawa ng pointillism technique. Tandaan natin, ang mga mata natin ang tanging nakaaalam ng teksturang visual sapagkat hindi natin ito maaaring hipuin o maramdaman. Nakikita natin ang kaibahan ng tekstura ng isang bagay sa larawan sa pamamagitan ng masusing pagtingin. Maraming salamat sa inyong pakikinig.